sa mga natatakot, sa mga maligno, mga engkanto, mga kapre, mga nananggal, mga tikbalang na nakatitig sa iyo. Dahil ayaw mong makita ang kanilang mga mata, at baka mamaya ang tingin mo sa kanila ay baliktad na. Pero naniniwala ka ba na kahit ang isang bagay o bundok ay nakatingin sa atin? Hindi ko rin alam kung bakit nagkaganon ang aking boses. Basta nilagyan ko lang siya ng voice changer at isa lang naman ang ginamit ko. Pero ganun ang kinalabasan ng audio ng aking ginagawa. First time ko lang gagawa ng ganito na horror content. Ipagpapatuloy ko ito. Sana magustuhan nyo. Alam niyo ba kung ako'y pumupunta sa Albuquerque, Bayat Tagaytay, ako'y bata pa noon. Habang tinitingnan ko ang Taal Volcano, piling ko nakatingin ito sa akin. Lalong na luna ang pininte ang malaki na dati hindi ko naman alam na siya pala yun. Dahil kahit saan ako pumunta, siya ay sumusunod sa akin. At parang merong winiwika ni hindi niya maipaliwanag. Iniisip ko naman baka isa itong babala na umalis na kami dahil maaari itong sumabog at hindi nga kami pinagkamali nang sa pantaha. Kaya pala nagkaroon na lamang ang pagbitig sa amin ng pininti ang malaki dahil nagbabadya pala ang bagsak apo ng main creek leader nito. Nangyari ito January 12, 2020, kung saan kambal na taon ang taon natin, 2020. Pagmasdan niyo mai ang mga lumabas sa loob ng bulkan dahil matagal itong nagtago sa loob ng bulkan at makikita ito sa mga hugis ng kidlat at hugis ng uso at kulay ng mga nilalaman ng loob ng taal volcano. Sinasabi din ng mga nakakatanda na nung kanilang nakita na sumabog ang taal volcano at ng mga hugis ng mga ulap nito, pati na rin ang pagkulog at pagkidlat sa bahaging ito ng crater ng taal ay nangangahulugan lumabas na ang mga nakakulong dito ng halos isang daang taon. Tanging sa may crater lamang nagkakaroon ng pagkitlat at pag-ilaw ng nakakatakot na liwanag na gumuguhit sa kaulapan o abo na mula sa Taal Volcano nung sumabog ito noong January 12, 2020. Naalala ko tuloy ang sinabi ng isang matanda sa amin na darating daw ang araw ay muling ibabalik ng Taal Volcano ang sarili niya kung ano ito dati ang ibig sabihin muling mawawala ang lawa at magkakaroon ng mataas na bundok sa mga nawala walang lawa doon uusbong ang mga kalupaan. Pero paano ito mangyayari? Mangyayari lamang ito sa isang malakas na pagsapo upang matambak ng abo ang buong lawa ng taal. Ayon sa kwento, mangyayari ang pagputok ng taal kapag nakakita ng mga umaalikid na santel mo sa paligid ng Taal Volcano. Mangyayari ito sa kabilugan ng buwan. Katulad ng beach na ito na kung tawag ay San Telmo Beach. Dahil sa beach daw na ito ay umaali-ali
ang nag-aapoy o pulang apoy na kong tawagin ng karamihan ay San Telmo. Pagpapatuloy ay daw nito na may umaalikit dito na aswang. Kung pupunta daw kayo sa isang lugar ay pag nakita ninyo ang inyong itsura sa kanilang mga mata, ito ay baliktad. Nangahulugan ito na isang aswang ang inyong kaharap. Maaari nyo rin tingnan ng patuwad ang mga taong pinaghihinalaan ninyo na aswang, dahil makikita nyo daw dito ang tunay nilang anyo. Kung sila ba ay tunay na aswang o hindi. Pero ayon sa ula, merong mga nagbabantay sa kapuluan ng Batangas upang hindi matuloy ang mga nasasabing pagsabog. Dahil ngayon pa lang, 2021, meron ng mga hula na mangyayari sa darating na panahon. Hindi sana ninyo wala tayo, pero iba pa rin ang handa. Dahil ang hulang ito ay sinasabi ang epicenter ay nasa Batangas. Ano ba ito? Ito yung tinatawag nilang paglindol sa 2029. Alexa, what happens in 2029? On September 19th, 2029 at 4:17 p.m., the Philippines will be hit by an 8.2 magnitude earthquake. Totoo man ito o hindi, pero isa ang Taal Volcano sa pinakamalapit na vulkan sa Batangas Bay. Dahil sa Batangas Bay daw ang pinaka-epicenter ng nasabing 8.2 na lindol sa 2029. Pero no, ang pinakamabilis, isa lang natin panlaban laban sa sakunang ito ay pananalig sa Diyos. Tayo ay manalangin upang hindi ito dumating sa ating hinaharap para patuloy tayo ay mabuhay, patuloy tayo maligtas. Dahil ang mga pangyayaring ito ay hula lamang. Mas nakakatakot ang nakikita ng taong mayroong tatlong mata at meron tayong nakakwentuhan na may ganitong kakayahan. Kaya inaanyo ako kayo mag-subscribe at tiring ng bell para pagkikwento ko na ang tungkol sa taong may tatlong mata. Update kayo. Maraming salamat.